Magandang gabi mga sadik. Welcome po sa akin channel. Sa ngayon po, alas 8 na po ng gabi. Nandito pa rin po tayo sa ating taniman. Sa ngayon po, usapang ano po tayo ngayon? Usapang pagpatay ng peste. Mag-i-spray po tayo ngayon. Bakit po gabing-gabi na? Alas 8 na. Mag-i-spray pa din. Alam nyo po, may dalawang uri po tayo ng insecticide na tinatawag. Una, yung tinatawag na contact. Yung contact po, sa word niyang contact, ano po siya? Kailangan nyo pong matamaan yung insekto. Yung mga insekto. Yung isa naman po, yung tinatawag na systemic. Yung systemic naman po, yun po yung medyo matapang na gamot. Kasi makapit po yun. Yung kahit po hindi nyo matamaan yung ano, yung insekto. Pag pag lumabas siya, napadikit doon, napakagat doon sa ano, sa in-spray, mamamatay po siya. Sa akin po kasi ako po, bihira po ako gumamit ng systemic. Ako po gumagamit po ako ng systemic pag ganito pa lang po. Yan. Pag maliliit pa lang po yung tanim. Hanggang po sa ano, sa flowering stage niya po. Pero pag ganito na po, nasa fruiting stage na po, hindi na po ako gumagamit ng systemic. Kasi ang systemic po kasi matagal po matanggal yan. Ang systemic po kasi ang interval po talaga niyan, ang standard po niyan 14 days. Samantala po ang contact nasa 7 days lang po. Actually hindi naman po umabot ng 7 days eh. Kasi kung mapapansin niyo, mga 3 days po lang po, 2 days eh. Makikita nyo po, ininsekto na po uli yan. Kaya po, ang ano lang po naman kasi doon, kasi ang sabi po kasi ng iba, hindi daw maganda yung gamot na nagamit nila. Actually, hindi naman po sa hindi maganda. Sa contact po kasi, yung contact na insecticide, kailangan po yung timing o yung oras. Hindi ka po pwede mag-spray ng umaga. Huwag ka po mag-spray ng umaga. Kasi ang umaga mo, alas 6, sabihin natin nag-spray ka na maagang-maaga. Ang mga insekto po niyan, patago na. Kaya pag nag-spray ka, sa maghapon niya po, actually nawawala ng bisa niyan eh. Lalo na ko po nainitan. Kaya nangyayari po niyan, pag lawas po uli nila sa pagkagabi, halos pawala na po yung epekto ng gamot. Kaya ang pinaka-ano effective po diyan pag nag-i-spray po kayo ng contact na insecticide. Pag ganito, ganitong oras. May nakausap nga po ako niya, nag-i-spray siya ano eh. Alas 3 ng madaling araw. Kasi na doon pa lang po kasagsagan noon ng ano noon eh. Kasagsagan po ng labasan ng mga insekto niya. Ako po medyo ano lang, medyo alas 8 lang para hindi naman ganun ka ano. Kasi nasa ano na po to eh, fruiting stage na po itong sitaw natin. Kaya pangatlong harvest ko na po kanina. Kaya kung ang sitaw po kasi every 3 days, minimum 2 days po yan. Pero kung gusto nyo ano, araw-araw pwede naman. Pero ang pinakamaganda po yan, 3 days ka po. Para yung interval ng pag-i-spray mo, hindi masyadong makaano, hindi masyado siyang tawag dyan. Hindi ka agad madaling mag-ano ng ano. Kaya po ngayon, mag-i-spray po tayo ng sitaw. Yan. Kasi pag ang kalimitan po kasi ang iba, gumagamit ng systemic kahit fruiting stage na. Yung mga makikita nyo, ang ganda ng mga bunga nila. Yan po kasi yan. Oh. Ayun na, insekto po yan. Paggabi po naglalabasan yung mga yan. Yan o. Diyan sa bulaklak po yan tumitira yung mga yan.
Kaya yan po ang tinatarget po. Kaya po, mas maganda pong gabi. Gabi po magano, kasi ang insekto po talaga, gabi lumalabas yan. Pagka umaga, tago mo yung mga yan. Kaya okay lang po maggumamit kayo ng contact. Kahit na sabihin yung, ganito po kasi pag ganyan makapal na. Pag makapal ng ganito, mahirap na yun pag ano, mahirap na sawatain sana niyan ang ano, ang peste, mga uod. Pero kung nasa timing ka naman po, nasa timing ng pag-i-spray, effective naman po yan kahit hindi masyadong malakas na ano na ano, hindi masyadong matapang na gamot. Kaya lang po yung advice ko kung mag-i-spray po kayo ng ano, ng pag ganito ng putting stage na. Huwag na po kayo masyadong magagamit ng systemic na ano, na gamot. Kaya minsan nga may nag-ano sa akin na ano, yung bunga daw ng ano ko, medyo may kulubot. Tuloy ito, nababaloktot na. Ayan. Ako hindi po ako, ano po yan sa akin, wala pong problema yan. Kasi sinasabihan ko pa nga po, pasalamat pa nga po kayo eh. Medyo hindi maganda yung sitaw ko eh. Kasi ibig sabihin niya, hindi yan bugbog sa gamot. Hindi po bugbog sa gamot yan. Oo, nag-spray po ako. Pero hindi naman po yung ganun talagang kagarapala na. Yung iba, straight na straight. Ganyan. Halos wala kang makikita. Ano. Sa akin po, may makikita ako. Minsan may uod pa nga eh. Kaya yan po ang ano ko pa sa pag-i-spray. Yan po yung dalawang ano, systemic tapos contact. Kaya yan lang po talaga ano talaga sa ano. Kailangan nyo po talaga magsakripisyo. Sa pagiging farmer po kasi ano yan eh. Hindi po yan basta-basta nagtatanim ka lang. Kailangan mo rin ng ano. Dedicated ka rin sa ginagawa mo. Hindi yung basta ka lang magtatanim. So ngayon po medyo may ano ang ating ano. Ito po ang tinatawag na ano. Na may virus po dito kasi yun nagyiyelo po siya. Sa ngayon po ito muna mga salik. Sana po makatulong yung aking mga video. Salamat po sa panonood. Syukran mga sadik. Bye bye, sa ulitin. Syukran.